So ayun, welcome back dito sa aking vlog. JB Moto nga pala, no? So ayun guys, meron tayo dito nga helmet. Yan. So siguro naman alam niyo na tong brand na to, KYT. So i-unbox lang natin siya and then a short review. Well actually ito nagamit ko na, nasuot ko na. Ayun, sobrang excited. So ayun, ginamit na natin. So i-unbox na rin natin para sa video na to, ano? So yun, bago yun, intro muna tayo. So ayun guys, i-unbox na natin tong ating KYT. Actually, ito ay yan, TT course na kay ano, Flux. Yan. KYT TT course na Flux. Ayun, so open natin. Yan, solid na ito guys. Yan. Yan, ha? So, tabi muna natin ito. So, ayun. Pagkabukas mo, isa meron siyang dust bag. Buksan natin. Alright. Yon. So, ito yung Flux, guys. Yan. Kasama sa big three ng TT course. Yon. So, ito. Nagalina natin. Yon. Ito, guys. Yan. Ang ganda, di ba? Alright. So, ito kasama sa big three ng TT course, which is Flux, Arbolino, tsaka yung isa yung Leopard. Yun. So ayun guys, na-excite lang ako nung pagkakuha ko nito. So ginamit natin agad. Na-excite lang ako kasi nagkaroon ako nito dati, yung Pearl White. So, ayun, sa mga palad, ang hirap maghanap na ito guys. Sobrang hirap. Magkakaroon man sila ng stock, is nagkakaubusan din. Ngayon, ang problema dito, pag mamimili ka sa Facebook, yung mga tao, binebenta to, kaya lang, overpriced guys. Yes, overpriced. Ang price ng itong SRP nito is 3.8. Then, pag sa Facebook mo binili, sa mga tao, sa mga reseller, pumapatak to siguro mga 5,000. 'Di ba? Mahal. So, ayun, mahirap kasi maghanap talaga nito. Ngayon, ha? Mahirap maghanap tong big three na to. Pero nasa inyo 'yan kung wala kang tiyaga maghintay ng SRP nito sa mga shop. Eh, pwede kang bumili ng ano, nasa iyo 'yun, bumili ka ng mga overpriced, ano? So, ayun, balik tayo. So, ayun guys, simulan natin i-review to. Itong KYT na TT course. So, umpisa natin sa quality ng helmet na to. So far, maganda yung quality niya. Maganda yung pagkaka graphics niya, yung pagkaka gawa. Maganda. Yan. Then yung mga foam niya, ayan. Foam niya is maganda rin. Malambot. So ayun, sa visor niya, itong visor niya guys is medyo manipis nga lang ano. Ayan, medyo manipis compared dun sa ating empty helmet na medyo makapal. Pero hindi siya nagdi-distort eh. Well, ito hindi rin naman siya nagdi-distort. So ayun, yung quality is maganda. Meron lang ako mga napansin guys, ano. Napansin ko lang dito sa KYT na TT course, same yan sa Pearl White ko. Meron siyang mga ano, meron siyang mga paint chips. Hindi ko alam kung normal ba to sa KYT, pero eto, pakita ko. Yan, makikita niyo diyan, meron siyang maliit na paint chip. 'Yon. So, 'yun lang naman dito. Yung sa Pearl White ko dati is nandito. Dito. May maliit siyang paint chip. Brand new yun ha.
So ayun, hindi ko alam bakit may mga ganun. No? Iko-compare natin sa ano ko sa empty helmet. Na iko-compare natin dito sa empty helmet. No? Dito sa RS na Revenge. So makikita nyo guys dito mas pulido yung pagkaka ano sa graphics niya. Yan, mas maganda. So dito nung binili ko is wala akong nakitang ano kahit anong paint chips lalo na sa mga corner niya no. Hindi katulad dito sa ano KYT na Flux. Meron dito. Ewan ko kung ako lang, guys. Pero ayun. So far yung quality niya is maganda naman. Yan, makikita niyo naman eh. Dito sa may ano graphics niya. KYT. KYT. So, ang ganda ng pagkaka-gray niya rito. Combination niya ng gray tsaka itong orange na mala-red. Yan. So, by the way guys, ito palang visor ko is naka-ano na. Light smoke. Yan, hindi na ito yung ano niya, clear visor. Yan. Light smoke, mas okay siya sa gabi. Compared sa KYT na yung dark smoke. Kasi sa dark smoke, pag gabi, halos wala ka na talaga makita. Not compare dito sa yan sa MT ng dark visor nila sa gabi, maliwanag. Yun lang yung kagandahan dito. So, ayun. Quality. Siguro kung i-rate ko to is siguro mga 8. 8 over 10. Yan, yung quality ha. So, ayun guys. Sa air vents naman tayo. Pag-usapan natin. Yung air vents nito, meron dito sa harap. Yan. Close open. So ayan yung air vent niya. Okay naman. Then, meron din dito sa ibabaw. Ayan, air vent din niya. Tsaka dito. Then, ang exhaust niya nandito sa likod. Ayan, makikita niyo. Tatatatata. Yun. So, bibigay tayo ng ano, ng comment dito. Kung maganda ba yung vent ng hangin na pag nira-ride natin. So, mamaya, testing natin. So, ayun. So, ayun guys, ano. Ite-test fit natin to. So, by the way guys, dito sa KYT is large ako dito. Sa HJC, sa MT helmet, XL tayo doon. So, pag galing ka ng HJC, mas maganda magbaba ka ng size. Halimbawa, sa HJC, XL ka. Dito sa KYT is dapat large ka. Ewan ko ba't ganun. So yun, by the way guys, ano na rin to, double D-ring. Yan. So, ang advantage nito, double D-ring, is talagang kapit talaga siya. Kumbaga, hindi siya basta-basta matatanggal. Ang disadvantage lang niya, siguro pag kinakabit mo na, ano, pagka nakagloves ka na, tapos ito kinakabit mo, medyo mahihirapan ka. So, ayun. Suot muna natin, i-test fit natin, ano. So, ayun guys, na suot na natin, ano. So, eto siya, pag nakasuot, ang pogi, di ba? Yan, ang pogi. So, pag titinginan ka talaga nito, pag etong helmet mo, kasi eto bihira lang na makakita ka sa rider na eto yung suot na ganito. Di ba? Para sa akin, ha. Yan, parang rare para sa akin na makakita ng ganito. So, sa Big 3, yan. So, ang forma. So, yung fit niya sa akin is maganda. Komportable, hindi sumasakit ang ulo ko. Yan, yung cheek ko, naiipit siya pero hindi ganun naipit na ipit. Yan, komportable siya, ano. Forma. So, ayun. Yeah. Quality. O, diba? So, ayun guys, i-ride natin to. Then, pag-usapan naman natin kung yung wind noise ba, kung okay ba. Then, yung hangin ba na pumapasok dito para at least malamig yung sa ulo mo kung okay din ba. So, ayun yung mga itatry natin guys. So, ayun. Let's go. Mag-motor tayo. Alright. So, ayun guys. Magra-ride tayo. Short ride lang naman, ano? So by the way guys, ito pala ano na. Pinlock ready na. Ayan, pinlock ready na.
just in case na gusto nyo ano, yung pag umuulan para hindi siya mag-moist. So kailangan natin bumili ng separate na pinlock or yung anti-moist. So ayun, let's go. Pupunta tayo ng Imus. Meron lang tayong pipick upin, no? Tapos sinabay na natin itong pag-ra-ride ng ano, flux. So yun guys, ayun, pagka gusto mong bumili ng pinlock, ayun, separate siyang nabibili para dito, no? Para pag halimbawa ma-foggy, eh hindi siya yung mag-moist, hindi siya nag-moist yung lens mo sa loob. So ayun, ano ba masasabi natin sa ating helmet na KYT? So far okay naman ang wind noise, sa try natin mamaya. Pero ito ang medyo ano, medyo mainit sa ulo, no? Medyo pinagpapawisan tayo. So bakit nga ba? Dahil siguro sa mga ano niya, intake ng hangin, no? Hindi ko alam eh kung paning dito, kasi yung nasa harapan, yung pasok ng hangin is wala sa bibig eh, parang nandito sa may parang diffuser niya eh, sa may ilong. Andun yung hangin eh. Then yun dito sa taas, pagbunta kasi yan sa exhaust, yung di sa gitna, hindi ko rin, medyo random ko ng konti yung nasa gitna. Pero okay naman, papawisan. So dito pala nga natin nabili, dito pala natin nabili ano, itong helmet. Yun, dun sa Motorati. Shoutout. Actually nag-abang tayo dyan. So inabangan ko talaga na magkaroon sila neto. Inabangan ko sa Facebook. Then nakita ko isang araw nagpost sila na ayun, meron nga available. So tumakbo tayo kaagad dyan. Eventually nagkaubusan din kaagad. So eto yung nakuha natin, yung flux. So ayun guys, ano, niraride natin. Okay naman siya. Actually guys, mas magaan to. Mas magaan to kaysa sa HJC na CS15 tsaka MT na RS Revenge 2. Mas magaan to. Siguro 1450 ata to. 1450 yung bigat niya. Compared dun sa dalawa, isa 1550 ba yun? So ayun. Ang problema nga lang eh, talagang ano, parang medyo init. Parang walang gaanong hangin na pumapasok. Yun yung parang problema natin. Ito ah, hindi pa gaano naka-close yung ating visor. So parang yung sa mukha ko eh, parang pinagpapawisan. Lalo na pagka yung naka-stop ka or traffic. Okay naman yung ano ko, large naman to. So ayun, hindi, dati sa isang KYT ko rin na pearl white, yun to rin yung pakiramdam ko eh. Mainit siya sa ulo. Lalo na pag naka-balaklava ka, ramdam mo talaga yung init, no? Pero okay lang, guwapo naman yung helmet eh. So yun, testingin natin ano sa high speed kung kumusta yung kanyang wind noise. Pero alam, feeling ko alam ko na ano yung ano eh, resulta na ito. So sige, try. Close natin to. Okay. Maingay siya. Maingay, maingay, maingay. Yun, guys, maingay. Merong direction dito, dito, tsaka sa taas. So, maingay siya. Yun, ganun talaga. Maingay talaga tong helmet na to.
compared dun sa KYT na NFR. Yung sa NFR daw ay sa medyo mas tahimik. Na? Pero dito, grabe yung ingay. Dun sa ating SJC tsaka sa MT na helmet, yun, napakatahimik noon. Napakatahimik. Ito, ingay talaga. Andito yung hangin. Rinig na rinig mo eh. Well, hindi naman issue yun, no? Kung talagang gusto mo yung helmet. So, wala ka na siguro pakialan doon sa wind noise na yan. Basta pogi yung helmet mo. Tsaka, safe din naman. Itong KYT, guys. Safe din tong helmet na to. Kumbaga, isa to sa trusted brands. Yan. KYT. Yun. So, i-ride lang na natin i-ride, no? Yung marating tayo doon sa ating pupuntahan. Uy! Ungas. Di ko alam sino ungas dyan. Muntigan na. Ay nako. Buhay. So, yun. Open lang muna natin to. At medyo mainit. Kailangan may konting hangin. Alright. So ayun guys na. All in all, itong helmet na to is good para sa akin. Maganda. Goods na goods. Gusto ko rin i-try yung Leopard na yung sa Big 3, yung Arvolino tsaka yung Leopard. Yun, gusto ko rin abangan natin 'yan sa Motorati. Baka naman sa Motorati. Yan, dyan natin aabangan. Pag nag-post sila na mayroon na ito, takbo tayo agad tayo noon. Pukumplitohin natin yung Big 3. Pero ang aking main na helmet talaga is yung MT na ngayon. MT helmet na yung RS. Yun na yung parang pinaka main natin. Sa vlogging, ride, yun. Ito eh parang pamalengke natin. So yun guys. By the way, sa KYT na TT course is may parating ata na bagong designs. Yun yung parang Marvel series. Merong Deadpool, Wolverine, Venom, tsaka si Captain America. Yan. Kung para sa akin, mas okay pa rin ako sa mga design na ganito compared dun sa ginawa nila sa Marvel. Kung sa Marvel series lang siguro ARPA na lang. ARPA sa HJC. So yun guys, so far ilang minutes na ba tayo nagra-ride, no? Walang tanggalan ng helmet. So ayun, eto medyo pawis na yung aking ulo dahil medyo traffic. Pero ganun talaga, maganda yung helmet. Kumbaga tiis ganda. Yan, titiisin mo, no, yung ganda niya. So yun guys, sa ating next vlog siguro is gusto kong bistahin yung mga shop dito sa Cavite, no. Gusto ko lang sila i-feature. Gusto ko lang ipakita na halimbawa itong shop na to, kung ano yung binibenta nila. Gusto ko lang i-vlog. So itratry natin dito sa Cavite, sa Bacoor, Imus, yan. Yung mga shop dito. Pupuntahan natin sila isa-isa. Lalo na yung dito sa Imus. Yung kay, Sir Breezy Rider. Yan. Kay Ludi Cake. So yun guys, sana nagustuhan nyo itong ating unboxing and review na itong KYT TT course, Yun, sana guys, supportahan nyo pa rin ako sa aking pagbablog. So, pa-like, share, and subscribe na rin. Pahit na rin ng button dyan guys para sa notification, At para ma-follow nyo rin ang ating future na i-upload ng mga video. So, yun guys, God bless.
Godspeed and ride safe. Peace out.